pinakamahalagang bahagi po ng ating pong service. Ang pinag-uusapan po natin every Wednesday is all about prayer. Ano po? At medyo matagal-tagal na po tayo sa panalangin, kapatid. Pero maganda po yan kasi yan naman po ay yan po yung isang everyday activity na dapat po natin ginagawa. Ano po? Panalangin. Okay, kaya ngayon, ang pag-uusapan po natin ay yung sinabi ni James. Ano po? James chapter number 5, habang tayo po tumatayo, pakibuklat ang ating pong mga Biblia sa book of James chapter number 5. James. Kita niyo na po? Okay, James chapter number 5, may binanggit po siya dyan in verse number 16. Ang sabi niya po rito, confess your faults one to another and pray for one another that ye may be healed. Ang sabi po ni James ay hindi po suggestion. Ano po? Hindi niya po sinasabi na subukan niyo kayang ganito. Hindi. Iniuutos po yan. Ano po? Na ano sabi niya? Confess your faults one to another. Ibig sabihin po niya, kapatid, kung meron man dapat na unang gumawa ng hakbang na to ay walang iba kundi tayong mga anak ng Diyos. Kasi tayong madalas makipag-usap sa Panginoon eh. Okay? So the first word here is confess. Okay, confess your faults one to another and pray for one another that you may be healed. The effective or effectual, unceasing or fervent prayer of a righteous man availeth much. Okay, yung righteous man dyan, hindi ito yung matuwid na tao. Ito po yung isang anak ng Diyos. Okay? Ulitin ko po ha, hindi po ito yung isang matuwid na tao na nananalangin sa Diyos. Ito po yung isang tao, isang anak ng Diyos na nakikipag-usap lagi sa Panginoon. Ang tanong dyan, kapatid, paano nagiging effective? Yan. Paano nagiging effective ang panalangin ng isang anak ng Diyos? Okay? Now, pag-usapan po natin mamaya si James. Kasi siya po ang nagsalita po nito. Sino po ba si James? Para malaman po natin, kapatid. Bakit siya nagsasabi na ano, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Okay? Bakit niya po binanggit po yan? Eh, marami namang karapat-dapat na, na magsabi po niya. Halimbawa si Pablo. Pero bakit po si Paul ang nagsabi po? Bakit po pwede naman si Pablo, pwede si Peter magsabi po niyan, pwedeng mga apostles po na iba, pero bakit po si James? Okay, tayo po isang daling manalangin. Dakila naming Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat po sa inyo sa hapong ito, Panginoon, na inyo nga pong binigay sa amin. Salamat na kami po ay tinipon po ninyo upang kami po ay muling makinig at matuto na inyo pong salita, Panginoon. Kaya ang hiling at dalayan ko po, O Diyos, pangunahan nyo nga po ang pangangaral ng inyong salita. Gamitin nyo nga lang po ako, Panginoon, bilang mensahero nyo po ngayong hapong ito. Pagkat wala po ako magagawa, Panginoon, pag hindi nyo rin naman ako gagamitin at tutulungan po sa hapong ito, Panginoon. Pagkalinisin nyo po anuman yung karamihan na maaari nyo po makita sa aking pong puso't isipan, Panginoon. At hayaan nyo nga po na ibalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasalamat. Pagkat tunay nga po, kailan po ang karapat-dapat na tumanggap dito. Ito po lahat ang ayon sa dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you. Please be seated. At dadako po tayo sa pag-aaral po natin. Po, ang pinag-uusapan po natin every Wednesday, simula ata noong February, I think, is prayer. Ano po, so marami na po tayong napag-usapan tungkol po sa panalangin. And I hope na hindi lang po natin ito yung mga natututunan, kundi ito po ay ginagawa po natin sa pang-araw-araw nating buhay. Kasi ang panalangin po, ito po yung gawain, ano po, na ginagawa po natin sa pang-araw-araw. It is on a daily basis, kapatid, ang panalangin. Ano po, at kung minsan niya po, kapatid, eh, sabi nga po ni Paul, eh, pray without ceasing. Ibig pong sabihin po niyan, kapatid, dapat walang tigil na tayo po yung nananalangin sa Panginoon. See? Kaya nga po, maging itong si James, ano po, si James, nagsabi po rito, sa binasa po natin, ano po, the effectual, ang ibig sabihin ng effectual dyan, yung effective, ano po, the effective, yung, ang ibig sabihin ng fervent po dyan, yung walang tigil, o nagpapatuloy, ano po,
The effectual fervent prayer of a righteous man worketh, or nagiging kapakipakinabang. Ano po? At ang sabi po dyan, much. Marami pong magagawa yung panalangin ng isang tao na ganito ang kanya pong panalangin. Okay? Now, sa dinamit namin po na pwede magsabi, bakit kaya si James? Bakit si James ang nagsabi po nito? Okay? Now, itong sumulat po ng aklat na to, si James, siya po yung kapatid o half-brother ng Panginoong Hesus Kristo. Okay? Now, maraming nagsasabi, James anak ni Zebedee or James the Less. Ano po? But I believe, ano po, ang sumulat po nito kapatid, walang iba kundi yung half-brother ng Panginoong Hesus Kristo. Kasi meron pong kapatid ang Panginoong Hesus Kristo sa kanya pong pagkatao. Pero wala po siyang kapatid sa kanya pong pagka-Diyos. Okay, tandaan niyo po yan. Wala po siyang kapatid sa kanya pong pagka-Diyos. Meron po siyang kapatid sa kanya pong pagkatao. Okay, now, bakit po sa dinami-dami ng tao na pwedeng sumulat nito at magturo sa atin tungkol sa panalangin ay bakit si James? Si James po ay kinilala ng mga maraming historians. Actually, isa sa mga tumawag po sa kanya ay si Eusebius. Okay? Sa mga Bible students, dapat kilala niyo si Eusebius. Ano po? Ngayon, tinawag po itong si James na the man with a callousness. Ito. Okay? Yun po ang tawag po sa kanya. At yung kalyo kapatid, o yung kanya pong, ito yung kanya pong tuhod. Alam niyo ba? Ang tigas ng kanyang tuhod ay kasing tigas kapatid nung tuhod ng camel. Okay? Ulitin ko po. Itong si James, tinawag po siya ng mga historians. Ang isang historian po ng ating pong Bible ay si Eusebius. Okay? Itong si Eusebius, tinawag niya po si James na ano, the man with the callous knee. Okay? Knees. Pares. Ano po? At yung kanya pong tuhod, ito ulitin ko po, yung kanya pong tuhod, kasing tigas po ito ng tuhod ng isang kamelyo. Okay? Now, bakit po hinalintulad po ito? Punta muna tayo sa camel. Ano po? Ang camel kapatid, alam po natin na ang camel po, ito po ay, kung tawagin po natin, the beast of burden, doon po sa disyerto. Ginagamit po ito sa paglalakbay ng mga tao. Maliban po dyan, kahit tinawag na beast of burden, kasi sa kanya po pinapasan yung mga gamit. Ano po? Now, sa oras po ng pagpapahinga, ganito po yan. Okay? Sa oras po ng pagpapahinga, alam niyo po ba kapatid, na ang mga camel, meron po silang tinatawag na position ng kanila pong pagpapahinga. Okay? Ang position ng pagpapahinga po nila ay laging nakadapa. Okay? Yung tuhod po nila, kapatid, naka-fold. Okay? Now, of course, kung nakikita, panoorin nyo lang po kung paano po lumuhod yung mga yan. Ano po? Ang pagluhod po nila, mauuna po yung likod na paa. Okay? Mauuning dalawang paa sa likod. Tapos pagdating po sa harapan, yan po ay parang nakatiklop. Na parang nananalangin. Naunuan nyo po yan. Okay? Kaya nga po kapatid, sa kanila pong pang-araw-araw na paglalakbay, itong mga camel to, na-develop ngayon yung matigas na kalyo, yung matigas na tuhod nila. Bakit po? Sa position na laging ginagawa po nila. Naunuan nyo po yan. Okay? Kasi tinawag silang beast of burden. Okay? Pag tinawag na, ang beast of burden natin sa Pilipinas ay ano? Kalabaw. Okay? Yan ang tinatag na beast of burden sa Pilipinas. Kalabaw, kapatid, at hindi pato. Okay? So, ganyan po lagi ang mga kamelyo. So, pag oras ng pagpapahinga, makikita niyo po sila na ano, nakaluhod. See, maliban po dyan, kapatid, doon po sa, hindi ko nahanapin, doon po sa Bible, kapatid, ang sabi po ni Matthew, mas mahirap pumasok ang mayaman kaysa sa kamelyo. Sa butas, doon sa eye of the needle, kung tawagin po yan. Okay? Now, doon po kasi sa, ano, sa syudad, meron pong tinatawag na gate. May mga pader po yan, malalaki, at meron pong gate po yan na malaki. Okay? Now, makinig po tayo. Sa gate na malaki niyan, kapatid, meron kayong masisilayin na gate na maliit. Okay? Yung gate na maliit dyan, ang tawag dyan, eye of the needle. Mata ng karayong. Bakit? Napakaliit eh. Kaya ang tanong dyan, kapatid, paano ngayon papasok dyan yung camel? See, napasan-pasan ngayon yung dalahin po niya. Anong gagawin po niya?
siya ay siya po ay dahan-dahang bababa at pupunta po sa posisyon ng paglulu na nakaluhod, tapos dahan-dahan po siyang papasok doon po sa butas po na yan. Okay, pero bago po yan, of course, tatanggalin po ngayon yung pabigat. Kaya nga ang sabi ng Biblia, makinig po tayo. Kaya nga ang sabi ng Biblia, mas madaling pumasok ang kamelyo kesa sa mayaman. Bakit? Yung mayaman hindi kayang iiwan. Hindi kayang iwanan yung kanyang yaman. Pero yung kamelyo, kaya niyang iwanan. Yan pong ibig kong sabihin po nun. Okay? Now, kaya nga po kapatid, pag tinignan niyo po yung Campbell, napakatigas ng kanya pong tuhod. Bakit po? Lagi po siyang nasa posisyon na nakaluhod. Kaya nga po itong si James, kapatid, ano po, kaya sa tinawag na the man with the callous knee, alam niyo po ba, na araw-araw, wala siyang ginawa, kundi lumuhod at manalangin sa Panginoon. Naunuhan niyo po yan? Kaya po tinawag siyang callous. O yung tuhod niya, kasing tigas na po yun ng tuhod ng isang kamelyo. See? Nakuha niyo po. Kaya sa lahat ng character sa Bible, lahat naman po sila nananalangin. Lahat po sila nananalangin. Pero itong si James, kapatid, ang kakaiba sa lahat. Bakit po? Pag nanalangin po siya, kapatid, hindi lang po yung sarili niya ang kanya pong pinagpipray. Okay? Ang pinagpipray niya po, kapatid, ay patawarin ng Diyos ang lahat ng kanyang kakilala. Lahat ng kanyang kaibigan. Lahat ng kanyang kamag-anakan. Naunuhan niyo po yan. So, he is always asking for forgiveness sa kanino mang taong kilala niya. Naunuhan niyo po. Kaya kapatid, nabuo ang talata na binasa po natin. Dahil sa ano? Naririnig po nila na ano? Etong si James, pag nananalangin po yan, ang sinasabi niya, baka meron akong nagawang kasalanan kay ganito, baka may nagawa akong kasalanan kay ganito, Panginoon, tulungan mo po ako na lumapit po sa kanya at humingi ako ng tawad. Maaaring nasaktan ko ang kanyang damdamin, maaaring na-offend ko siya. Panginoon, bigyan niya po ako ng tabang, bigyan niya po ako ng mapagkabumbong puso, kaloobang loob para kausapin po siya at humingi ng tawad. See? Maging ang kanya pong mga kaibigan, kapatid, pinagpipray niya. At higit sa lahat, kapatid, eto po yan, yung mga kumakalaban sa kanya. See? Kaya nga po, kung titignan po natin ang buhay ni James, kapatid, ano po, mayamay at makikita mo nakaluhod. Okay? Pumunta ka ng taon, pagbalik mo, nakaluhod pa rin yan. See? Sa maling sabi, kapatid, buhay na po ni James ang manalangin sa Panginoon. At ang laman ng kanyang panalangin, alam niyo po ba, ang laman ng kanyang panalangin, kung bakit sinabi ng Biblia na ito ay napaka-effective, na naging kapakipakinabang ang panalangin po niya, dahilan sa context ng binasa po natin. Okay? Now, alam ko naman po na tayo po'y nananalangin. Nagiging mapanalanginin po tayo. Okay? But ang isang bagay po na dapat po nating aralin, kapatid, at matutunan, ano po, yung sinabi niya po na confess your faults. Alam niyo po ba, kapatid, bago po mapunta doon po sa the effectual fervent prayer, inuna niya po, kapatid, yung confession. Naanuhan niyo po? Kasi ang totoo po niyan, kapatid, tayo bilang isang tao, hindi mawawala sa ating buhay na meron tayong kagalit. Hindi mawawala sa atin, kapatid, na ano, may umaway sa atin. Hindi pa pwede, kapatid, na ano, meron tayong ayaw na tao. Hindi mawawala po yan eh. Given po yan sa isang tao. Naunuhan niyo po? Yan po ang pagiging tao po natin, kapatid. We love some, we hate some. See? At kung minsan, kapatid, ang pinagpipray lang po natin ay yung gusto po natin. But how about, kapatid, yung ayaw po natin? See? Kaya po, pag susumayin po natin yung panalangin po natin, siguro, kapatid, ang nasagot lang po ng Panginoon ay eto, at hindi sinasagot ng Panginoon ay eto. Bakit po? Namimiss po natin yung first portion. Yung confession of faults one to another. Now, makinig po tayo. Ginamit po dyan, kapatid, yung word na ano? Healed. Yung galing. Okay? Now, ang totoo niyan, kapatid, eto po yan. Okay, makinig po kayo.
This is the truth, kapatid. Ito isang katotohanan. Lahat po tayo, spiritually, meron po tayong sakit. Spiritually, may karamdaman po tayo. Kung meron tayong karamdaman physically, kapatid, may karamdaman din po tayo spiritually. Naanoan niyo po yan? Okay? Now, ano po ang sagot? Ano po ang sagot o tugon ng Panginoon sa karamdaman po natin na yan? Ano kung sino po? Tao. Kaya po, ang simbahang ito ay simbahan ng mga hindi perpektong tao. Kasi kapatid, pag perpekto ang mga tao rito, problema mo rin kung saan mo lalagay yung sarili mo. Di ba? Kasi hindi ka perpekto eh. See? Pero napansin niyo po ba kapatid, na ang inilagay ng Panginoon sa kanya pong iglesia ay mga hindi perpektong tao. Bakit po? Kasi lahat tayo ay may karamdaman na kagaya po nila. Ngayon, ano po ang solution po niyan? Maaring inilagay ng Panginoon si ganito para ano? Kasi ganyan ka rin. Ano po? Kung ganyan o galing tayo sa inyo kapatid, ano po? At nayayabangan ka sa kanya, may problema ka na. Alam mo bakit? Mayabang ka kaysa kay Tyson. Pag nayayabangan ka na sa isang tao, may problema ka na kapatid. Bakit? Kasi ayaw mo nung nasasapawan ka. So ang feeling mo rin, mayabang ka rin. See, sakit na po ng tao po yan. By nature kapatid, yan po tayo. Kaya nga diba, like yung sinasabi sa inyo, by nature, ang tao ayaw mapagsabihan. At kung napagsasabihan po tayo, bakit? Sino ka ba? See, lumalabas kapatid yung totoong pagkatao po natin. Naunuhan niyo po? See? Yan po ang problema kapatid. Okay? Kaya po, mismong ang Diyos, gumawa po siya ng solusyon para ano, magamot po yung ating pong sakit. See? At ang ilalagay niya kapatid, yung ayaw mo na tao. Naunuhan niyo po? Yung pinakaayaw mo na tao, yan ang ilalagay ng Panginoon para magamot ka. Ayaw niyong maniwala? Pasahin yung Biblia po ninyo. Okay? Now, since may sakit ka yun, anong kailangan mo? Kailangan mong gumaling. Kasi walang tao na may sakit na, okay na lang ito, dadamdamin ko lang ito, ayintayin ko lang. Wala. Lahat ng may karamdaman, gusto natin gumaling. Tama? But kung minsan kapatid, ayaw natin yung solusyon ng Panginoon. Pero kapatid, ang solusyon ng Panginoon, very effective po yan sa atin. Kasi, simple lang po kapatid, simple lang po ha. Kung titignan po natin ito, dalawang bagay ang nakapaloob po dito. Unang-una kapatid, is to confess your faults one to another. Ibig sabihin kapatid, ako at ikaw, pareho tayong hindi may pagkakaunawaan. Therefore, ang solution sa problemang ito is what? Magsabi ka, magsasabi rin ako. Mag-usap ang ibig pong sabihin po niyan. Naunawaan po natin po yan. Ang problema kasi kapatid ay ito, yung communication. Pinuputol natin ang communication kasi ano? Ayaw ko sa'yo. See? Yung isa naman, mas ayaw ko rin sa'yo. Pataasan ng ano? Pataasan ng pride. Naunawaan po, kaya nga po kapatid, walang gumagaling pagpataasan ng pride. Ano bang gusto natin? Gusto nating gumaling. Paano ang solusyon? Binigay ng Panginoon si ganito, si kapatid na ganito para ano? Gamutin ka. See? Now, once you confess your sin, na sabi ng Biblia, what's the next? You can now pray for one another. Napansin niyo kapatid, yung una, confess your faults one to another. One to another. One to another. One to another. Amen. Hindi lang ikaw at siya at ikaw, ikaw lang kanyang parati. Hindi. One to another. One to another. One to another. Nauna niyo po, hindi yung kayo na lang laging nagkakasama. See? Nakuha niyo po ito kapatid. At pagkatapos po niyan, anong mangyayari po niyan? You can now pray freely. Malaya ka ng manalangin para sa kanya. Tignan niyo ulit ito.
one to another, pray for one to another, one to another, one to another. Noon po, kung sino, kung kanino ka nag-confess, kapatid, at nagkapatawaran. Kasi noon, bago kayo mag-confess o bago kayo mag-usap, niwala kang marinig na panalangin para sa kanya at siya para sa'yo. Bakit magkaaway kayo eh? Sige, sabi ko kapatid, ang kaya mo lang ipag-pray yung kaibigan mo, pero hindi mo kaya ipag-pray yung kalaban mo. Kaya nga kapatid, hindi ka gumagaling. Parehong hindi kayo gumagaling. Kasi bakit? Hindi pa nagaganap yung confession between you at siya. So anong sinusundan po natin dito kapatid? Yung sinasabi ng Panginoon. Hindi yung gusto na natin. Kasi ang habol natin dito kapatid, gumaling tayo sa ating pong karamdaman. Amen. Ang sakit kapatid ha, sa spiritual. Kasi yung sakit sa physical, gusto natin gamutin. Tandaan niyo po, of course, may doktor tayo, meron tayong may reseta, may reseta ang doktor niyan, may gamot ni re-reseta. Ganun din po ang Panginoon, kapatid. Pag lumapit tayo sa Panginoon, ano po ba ang gamot sa aking pong karamdaman? Alam mo, sasagot niya sa iyo, si kapatid. Panginoon, anong gagawin ko sa kanya? Kausapin mo. Nauna niyo po ba? Hello? See? Confess your faults one to another. Kasi hindi naman tayo perfect eh. Nagkakasala nga tayo eh. Walang tao, walang anak ng Diyos, hindi nagkakasala. Lahat po tayo nagkakasala. Naanuan niyo po. Kaya anong magandang gawin niyan kapatid? Eto na ngayon. Pag ikaw ay nakiusap sa Panginoon, okay? Alam mo nang gagawin mo. Ikaw nang unang lumapit. Di ba? You now have to confess your faults. Yung kung ano man yung nagawa mo sa kanya, you have to confess. At ang prinsipyo, ganito po yan. Okay? Pag ikaw naman ay hiningan ng kapatawaran, marunong ka dapat magpatawad. Kasi hanggat hindi ka marunong magpatawad, you can never forget unless you forgive. See? Forgiveness ang una, kapatid. See? In order for you to forget, para makalimutan mo na yung ginawa sa iyong fault, you have to forgive. Learn to forgive. Amen. See? At pag natuto kang magpatawad, kapatid, eto na ngayon, yung susunod, pray. Dati, ayaw mo siyang pag-pray. Ngayon, pag marunong ka ng magpatawad at napatawad mo na siya, you can now freely pray. So, anong nangyari ngayon sa'yo? Nagamot ka na nang hindi mo nalalaman. See? Yung ang healing kapatid, huwag mo nang antayin kapatid na magpadala ang Panginoon ng ano, super doktor para gamutin ka. No? Ang ibinibigay siya ng gamot ng Panginoon, unang-uning salita ng Diyos at ang mga ayaw mong kausapin. Guess ninyo? Yung talata niyan. Kaya po pag si James ngayon ay nakikita nila, kapatid, alam niyo po ha, 70 views, every time, according to history, kasi itong si Eusebius, historian po siya. So ang sabi, according to history, na nakasama po, by the way kapatid, hanapin ko po, yung mismong yung tao na sinasabi ni Eusebius, hanapin ko po yan, na nakapakinig ng panalangin ni James. Okay? Nasabi niya, Panginoon, kanina, ganito niya, kanina, Panginoon, meron po akong nakasagutan. Hindi ko siya kilala, pero sa aking pagbabahagi ng salitaan Diyos, kinonfronta niya ako at ganito-ganito. Panginoon, hindi ko man siya kilala, pero Panginoon, alam ko mali yung kanyang ginawa sa akin. At kung sakali man po na ako ay nagkaroon ng galit sa kanya, patawaran niyo ako unang-una, patawaran niyo po siya. Naunuan niyo po kapatid, yan po ang naririnig nila kay James na panalangin niya. Hindi yung, Panginoon, pagpalain niyo po ako, Panginoon, kento-kento. Hindi. Ang lagi na rin na, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking pagkukulang. Panginoon, patawarin niyo rin po si kento. Nais ko po siya maging kaibigan, Panginoon. Nais ko po na maging magandang relasyon namin sa inyo. Para ano? Para dalawa kami. Instead, iisa na po ako nananalangin. May kasama na po ako nananalangin para po sa iba. Kasi yan po yung laman ng kanyang panalangin. Kaya nga po, tignan niyo po. Siya ngayon na magsasabi na ano? The effective
and continuous prayer of a righteous, yung righteous po dyan, kapatid, yung taong marunong magpatawad. See? Kung ang Diyos nagpapatawad, kapatid, sino ba naman tayo para hindi magpatawad? Naon po natin? That's why our prayers go unanswered. Kasi bakit? Maaring may tanim tayong galit sa puso po natin. Meron tayong kinagagalitan, kapatid. See? Pero why not once and for all, learn to forgive? Apo, forgive. The power of forgiveness, kapatid. Alam nyo, may napanood akong bagamat, ako napapanood yun na po ito. Apo, meron pong isang nahatulan ng habang buhay pagkamatay. Apo, dahil sa dinami-dami ng kanyang pinatay ng mga kababaihan. Apo, I forget the name. But ganito po yung kwento, ganito po yung storya. Apo, sa kanya pong trial, kapatid, lahat halos ng magulang at kamag-anak ng mga nabiktima niya, talagang galit na galit sa kanya. Po. At habang tinuturo po siya, of course, alam niyo yung damdamin niya, po? Parang nagyayabang po siya, sabi niyo, puti nga sa inyo. Di ba? Pero merong isang lalaki po doon, merong isang tatay, matanda na po siya. Ano po? Send ko sa GC natin pag nakita ko po ito. Meron pong isang tatay na nag-testify, sabi niya, "Sir, pinapatawad kita sa ginawa mong kasalanan sa pagpatay sa aking anak." Ayaw, kapatid, yung narinig niya po yun, instead na magalit po siya, ang ginawa niya po, kapatid, ay humagulhul po siya ng iyak. Bakit po? Sa dinami-dami po ng tao doon sa loob ng court na gusto na po siyang patayin, isa lang pong tao doon na mayroong tama at magandang puso na nagsabi sa kanya, "Pinapatawad kita." At yung sandali niyon, kapatid, makikita niya po, yun yun lang sandali na siya ay bumigay at umiyak. That is the power of forgiveness. Hindi natin alam, kapatid, na merong kapangyarihan ang pagpapatawad po natin. Kailangan lang po na gawin po natin. Naunahin po. Kasi we can never experience the power of forgiveness not until na tayo po ay marunong magpatawad. Naunahin niyo po? The power to heal, yung healing na sinasabi natin, it can only happen once we learn to forgive. And once you learn to forgive, learn to forget. And then you learn to forget, panalangin mo na. That's the sequence, kapatid. Confess, forgive, forget, and then pray. Pray for who? Pray for one another. Yung nakagalitan mo ngayon, isama mo na siya sa iyong prayer list. Hindi ba simple lang po yung binasa po natin? Pero ito po, yung araw-araw. Kaya sabi ko nyo sa inyo, kapatid, araw-araw po eh. Daily basis. Na itong si James, pag nananalangin po siya, kapatid, kasi audible, naririnig po siya pag nananalangin po siya. Kaya hanapin ko po yung testimony ni Eusebius na nakarinig po, isa sa mga nakarinig po ng panalangin nitong si James. Tandaan niyo po. So just imagine, kapatid, kung bakit po nanigas yung kanyang paa, yung kanyang tuhod. Hindi sa lagi niyang paghingi ng blessing mula sa Panginoon. See? Because sa everyday na transaction natin, kapatid, lalo na po sa atin, exposed po tayo sa soul winning. Di ba? Maraming tao na tutulig sa atin. Maraming tao na imbang kukontrahin po tayo. Maraming tao na ayaw sa atin. So be it, kapatid. Walang po kawalan sa atin. Bakit? At least, nagagawa po natin pag-pray sila. See? Napansin niyo po yun, kapatid, maraming taong ayaw sa atin, pero nagagawa pa rin natin ipanalangin sila. Ang tanong niyo, kapatid, yung mga taong may ayaw sa atin, napagpipray ba tayo? Yun ang pagkakaiba natin. Naanuan niyo po? Learn to forgive, kapatid. Kasi, yung tinuturo po dito. Kaya sabi ko, the only person na makakapagsabi niyan, si James. Ano niyo kung bakit? He was once na kaaway niya ang Panginoong Hesukristo.
half-brother. Now, nakuha niyo po, isa po siya sa ano, huwag kayong maniniwala dyan sa tao niyan. Siya ay sira ulo. Di ba? O halimbawa, kami magkakapatid. Okay, ako, kapatid ko si Tyson, kapatid ko si Josiah. Tapos sabi ni Josiah, siya yung Panginoong Heso Kristo. Pambira! Ako mismo ang kapatid niya. Sabi sa, Diyos ka! Di ba? Ako na po mismo magsasabi sa kanya, sira ulo ka ba? Hindi mo pa alam na iisang nanay natin, yung nanay natin si Mary. Oh, see? Tapos sasabihin mong, Diyos ka. See? Isa po siyang ganong dati na ano, kaaway niya mismo ang kanyang kapatid na Panginoong Heso Kristo. See? Saan po nangyari ang forgiveness? Doon po sa cross ng Calvary. Diba? Ang sabi ng Panginoon, forgive them for they do not know what they are doing. Patawarin niyo sila mapagkat hindi nila alam ang kanila pong ginagawa. Sino po ang isang tinutukoy niyo doon? Yung kanyang kapatid na si James. At nung si James ay tumanggap ng kapatawaran, kapatid, eto na po siya ngayon. Siya na rin po ngayon ay nananalangin para sa mga tao na ano, tignan niyo po ha, yung context ng chapter ng James chapter number 1. Tignan niyo po ito. James chapter number 1, verse number 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad. See? Bakit po kumalat ito, kapatid? See? Ano kung bakit po kumalat po ito? Acts chapter number 8. Bakit kung saan sila napunta? Ito po ang dahilan, kapatid. Why they are scattered abroad? Because of Acts chapter number 8, verse number 1. Okay. Kita niyo po. And Saul was consenting unto his death. Sining pinatay niya? Etong si Stephen. Okay, chapter number 7. And at that time, there was a great persecution against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Ibig sabihin, kapatid, kung bakit po napunta sa ibang lugar si o napadpad ang iba sa malayong lugar, dahil lang po sa pag-uusig. Tama niyo po? At isa sa mga tumanggap ng pag-uusig ay si James. Tama niyo po? But instead na siya po ay magalit sa mga umuusig sa kanya, siya na po kasi ay tumanggap ng kapatawaran. Therefore, kapatid, imbis na awayin niya, ang ginagawa niya ay hinihingi niya rin po ng tawad yung ginagawa nila. Naunahin po, because he was once a persecutor of the Lord Jesus Christ. Naunahin po, at wala, tignan niyo po, pinapersecute niya, inaaway niya, anong kalalagyan niya? Wala. May nangyari ba sa buhay niya nung kinaawin niya Panginoong Heso Kristo? Wala. Pero may nangyari ba sa kanya nung siya ay pinatawad ng Panginoong Heso Kristo? Meron. Ano po yan? Itong sumulat. Siya yung sumulat nito. Very powerful po ang Book of James, kapatid. Ang tawag po dyan is a general epistle. Hindi lang po ito sulat, kapatid, para sa isang tao, kundi sulat po ito para sa lahat. See? Hindi lang ito sulat para sa isang simbahan, kundi ito eh, sulat para sa lahat. Kasama tayo rito. Nang sinasabi niya, kapatid, is what? The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth. Worketh. Ibig sabihin, kapatid, kapaki-pakinabang ang panalangin ng isang taong ano? Marunong humingi ng kapatawaran at marunong magpatawad. Kung gusto natin, kapatid, nasagutin o tugunin ng Panginoon yung panalangin po natin, maalala nyo kaya kung meron pa kayong instead na ipanalangin po natin ay kumbaga ipinagsasantabi muna natin siya. Bakit hindi mo siya ipanalangin para mapatawad mo? Kapatid, kung ang Panginoong Heso Kristo nga, di ba? Nakita niyo po ang ginawa ng mga Hudyo sa kanya.
Pero sabi niya, mismong yung kanyang ama, sabi niya, Elwa, Elwa, lama sa baktani, my God, why hast thou forsaken me? Diba? Pero sabi ng Panginoon, forgive them. Patawarin niyo sila, ama, pagkat hindi alam yung kanya pong ginagawa. Anong sabi ni Stephen, kapatid, nung siya'y pinagbabato hanggang siya'y pamatay? See, ganun din, kapatid. Panginoon, ilagay niyo po sa aking account. Huwag sa kanila, Panginoon, ako na po tatanggap. Huwag na po sila. Ibig sabihin, kapatid, pinapatawad niya habang siya pinagbabato. Isipin niyo po, habang siya ay binabato hanggang sa mamatay, hindi sabihin, Panginoon, parusahan mo sila. Panginoon, patay mo sila isa-isa. Hindi. Panginoon, hayaan mo tanggapin ko ito. See? Kaya-kaya natin yun, kapatid. Di ba? E kung binato tayo, gusto natin, patuhin din natin. Wala na yung pagbinato ka ng tinapay, batuhin mo ng peanut butter, wala na yun eh. Di ba? Barilin mo pa nga eh. Di ba? Yun ang uso mo yun eh. Pagbinato ka. Sanayin natin, kapatid. Kasi sabi nga sa inyo, kapatid, kung meron man pong isang tao na pwede magturo sa atin paano maging effective ang panalangin, yung mismong kapatid ng Panginoong Heso Kristo. Naunawaan niyo po, mismong kapatid ng Panginoong Heso Kristo. Bakit? Kasi siya mismo eh. Siya yung isang tao na ano, maniwala ka kay Jesus, Jesus. Pa-Jesus, Jesus pa yan. See? Bakit? Kapatid, kasi nasa lamang lupa po siya. Tao rin po siya. Oh. Pero nung inhingi ng Panginoon yung kanyang kapatawaran at isa po siya na tumanggap ng forgiveness po niyan. See? Siya po ngayon ang sumulat ng isang powerful letter para po sa lahat. Na ano, confess your faults one to another. See, confess your faults. Command po ito, it is na, hindi po ito suggestion. Ano po? Confess your faults one to another. See, pagkatapos niya, may koma. Tinanin natin kung may koma. May koma ba? Di ba? Koma. Ibig sabihin, gawin muna natin to at pagkatapos, isunod natin to. See? And pagkatapos niya, and pray for one another, may koma na naman po yan. See, that ye may be healed. Ang hanap kasi natin, Panginoon, gusto ko yung healing lang. No, gawin mo yung una, pangalawa. Amen. See, kapatid, it takes humility to forgive. Ang pinakamaganda niya, kapatid, luhod tayo sa Panginoon. Magagawa lang po natin na magpatawad ng isang tao na talagang nanakit sa atin emotionally, physically, if we will pray. Kaya nga pinag-usapan natin panalangin eh. Yan po yung effective, effectual, fervent. Tuloy-tuloy ah. So pinag-pray mo na ngayon, patuloy mo na siyang isama sa panalangin mo. Hindi yung pinag-Panginoon, batin na kami. Kinumagan, Panginoon, inaway naman ako, patayin mo na kaya. Ituloy-tuloy mo kasi kapatid, hayaan mo ang Diyos na magbago. Pero the fact na gumaling ka na kapatid, gusto mo magkakasakit ka na naman. Tuloy-tuloy po natin kapatid, pag once na ikaw ay nagpatawad, ano po, learn to forgive kapatid, you'll also learn to forget. And then comes, mararamdam mo kapatid, malaya ka na. Di ba? Wala na yung bigat sa puso mo, bakit? Malaya ka na eh. Sino nagpalaya sa'yo? Yung kaaway mo na nilagay ng Panginoon. Amen. Kasi ulitin ko sa inyo kapatid, pag ito ay simba ng mga perfecto, kapatid, problema ko sa kung ilalagay yung sarili ko sa inyo. Kasi, si Pastor Ben, ba't ganyan yung book niya? Ba't ganyan yung mata? Ba't ganyan yung suot niya? Lahat na lang pupunayin natin, di ba? Kasi perfecto eh. Pinakamaganda niyo kapatid, iisa lang perfecto. Walang iba kundi ang Diyos.
At tinuturoan po tayo, kapatid, para ano, maging maayos sa kanya pong harapan. Amen. Okay, tayo po lahat itimayo. Tayo po yung manalangin. Dakila namin Diyos na papagpala at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli sa paalala niyo po sa amin, Panginoon. At yamang ang panalangin po ay isang pribilehyo po namin upang makalapit po kami sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami at turuan niyo po kami, Panginoon, lagi na lumapit po sa inyo na meron po kami mapagkumbabang puso, Panginoon, upang ilapit din po namin sa inyo ang mga taong nagkasala sa amin, Panginoon. At nasaktan man kami emotionally, physically, dalangin po namin, O Diyos, turuan niyo po kami. Kung meron man pong unang-una na matuto magpatawad, walang iba kundi kami, Panginoon, na nakapakinig ninyo pong salita. Kayo po ang mangusap sa puso po namin. Maaring sa aming pong kalagitnaan, Panginoon, ay nasaktan po kami ng mga mahal po namin sa buhay, mga kaibigan, mga kilala, mga kakilala, or mga kapatiran, Panginoon. But dalayan ko po, Ama, na sa sandaling ito, kayo po ang magbigay sa amin, Panginoon, na mababang kalooban, na lumapit po sa inyo at sabihin, Panginoon, tulungan niyo po kami, turuan niyo po kami na magpatawad, to forgive, learn to forgive, and learn to forget. Sige po, lumapit po tayo sa Panginoon. Tanging ikaw lang at ang Diyos na nakakaalam ng nilalaman ng iyong puso sa sandaling ito.